Ayan o, ayan o. O, gumagalaw guys, o. Nakita niyo ba yan? Gumagalaw guys, o. O, gumagalaw. Okay, so alright. Meron talaga guys, o. Nakita niyo ba yan? Gumagalaw. Ganun pala talaga yun guys, o. Buhay talaga siya, o. O, gumagalaw, o. Parang alien. Guys, ayan. Ngayon po ay ikatlong araw nung rooster na ibinigay sa atin ni Sir Danny. So napurga na po natin siya and na-condition na natin. So ngayon ay papaliguan naman natin siya kasama si Kenny the Roger para mapagsama natin sila doon. Ayan, para ma-neutralize yung amoy nila at hindi sila mag-away. Unahin natin paliguan. Guys, napaligo na natin. Yan. Ang pangalan nga po pala nito, sabi ni Sir Danny, ay Bartolino. Yan, Bartolino po pangalan sa kanila. Kaya lang, since binigay naman na sa atin, sabi niya, pwede ko naman daw palitan. Yan. So, Bartolino pa rin, pero lalagyan natin siya ng alias. Yan. Alias Max. Yan. Max. Yan. Ate. Oo. Oh. Ayan, so Bartolino alias Max, and then yung original natin rooster ay si Kenny the Roger. Yan, so si Max at si Kenny the Roger. Yan. So yan, nakaligo na siya. Bibilad na muna natin. Pagsasamahin natin sila dalawa ni Kenny the Roger para maging friends sila. Yan. Crash pin muna natin si Max. Then si Kenny the Roger ay papaliguan natin. Ayan guys. Ito si Kenny the Roger. Ayan. Bartolito pala guys. Sorry, correction. Bartolito. Ayan, chinek ko ulit yung PM ni Sir Danny. Bartolito alias Max and si Kenny the Roger. Ayan, paliguan na natin. Kenny the Roger, wash out nga po pala yung shampoo ginagamit natin, wash out. Yeah. Okay. Ngayon, pagsasamahin natin sila, tignan natin kung mag-aaway sila. Yan ang problema guys, nag-aaway. Nag-aaway guys. Teka, pupull out ko yung isa, nag-aaway. Ayan guys, may problema tayo. Hindi natin mapagsasama ito sa isang breeding area. Nag-aaway. Ayan, nagigirian pa rin, no? Patay tayo dyan. Hindi natin sila mapag-join force. So, mangyayari nito guys ay baka hatiin ko yung mga hens. Ang problema, kailangan ko ng separate breeding area. Kasi pag-iwalay natin sila. Eh, isa lang yung ating breeding pen. Ayan. Walang yakin dalawa. Akala ko Rhode Island, di nag-aaway. Matapang din pala. Mga thunders na kasi ito eh. Matatanda na eh. Siguro pagka yung nagsama sila sa bata pa, hanggang sa lumaki sila, yun siguro hindi nag-aaway. Ito kasi, ngayon sila nakita and pareho silang thunders. Kaya matatapang. Yun, nag-aaway. Ayan. Mabilad lang muna natin dito guys and tignan ko kung anong gagawin natin. Pero si Kenny the Roger ay tuloy naman dun sa 10 hens kasi productive na po yung mga hens natin. 5-6 na itlog po na kukolekta natin araw-araw. Kay Kenny the Roger pa lang yun. Si Kenny the Roger pa lang ang kumakasta sa kanila.
So, isipin muna natin kung paano natin gagawin na hatiin. Pero sa ngayon, itutuloy ko muna yung breeding kay Kennedy Roger and dito sa 10 hens. And si Max ay standby muna. Ayan. Sige, magbilad muna kayo dyan. At magpalamig kayo ng mga ulo nyo. Ang iinit ng ulo nyo eh. Ayan. Patuloy muna natin sila. At pagka natuyo si Kenny, ibabalik ko siya sa 10 hens. Ayan guys, negative tayo. Hindi natin talaga pwede pagsamahin. Ngayon, nag-aaway. Teka. Op, op. Halika ito. Tama na, tama na. Halika. Halika ito. Ay! Ay! Tama na, tama na. Wala. Negative guys. Negative tayo pagsamahin itong dalawa. Hindi ubra. Gaaway. Gaaway sila. Yan guys, so negative tayo. Hindi natin pwede pagsamahin. Gagawin ko nito. Baka hatiin ko na lang yung hens. Yan, lima-lima. Naglima sila kaya lang. Kailangan kong gumawa ng separate brooding pen. Breeding pen pala. Yan. Gagawa na naman tayo ng panibago. Kala ko magagamit ko to isahan na lang para less gastos. Kaya lang, hindi pwede pagsamahin. Ayan. Ito si Max ay matapang. Si Kenny the Roger ay matapang din. Ayan. Paktay tayo yan. Gastos na naman. Bale. Yan talaga. Ayan. Anyway, productive naman yung ating mga hens. Ayan. Yung mga hens. Ganda sana ng, ano, ng team guys. Yung naisip kong team. May naisip na akong team para sa kanila eh. Ito nga si Max. Tapos si yung original natin si Kenny the Roger. Tapos yung 10 hens natin, ayan. Yung mga 10 hens natin na yan. Ayan, nangingitlog pa isa. Ayan. Sila. Ayan guys. Ayan oh. Mapalo pa si Kenny the Roger. Loko talaga. Yan po yung mga 10 hens natin guys. Ang ganda sana ng naisip kong team. Yung hens natin kasi guys ay pinag-isa ko na lang yung pangalan. Yan. Ginawa kong Barrio Fiesta. Ito, si Max, Kenny the Roger, and then yung mga hens natin, Barrio Fiesta. Yan. Isahan na lang para madali. Kaya lang, di pala obra. Hindi obra pagsamahin, guys. Ayan. Anyway, productive naman sila. Marami na tayong naipon na itlog. Kay Kenny the Roger palang galing yun. Wala pa si Max. So, isipin ko muna kung paano gagawin at magpapagawa naman ako ng panibagong pen kung pag-ihiwalayin ko sila. Yan, baka ganoon na lang maging game plan natin. So ito si Max ay ihiwalay ko muna, hindi ko muna gagamitin for now. Ayan. Mamaya guys, punta tayo sa bahay, ipapakita ko sa inyo yung mga itlog na na-produce na galing kay Kenny the Roger and then magsasalang na rin tayo sa ating DIY incubator and then sisilipin natin yung mga nauna nating in-incubate, tignan natin kung buhay ba sila para kung wala na ay didispose na natin sila. Ayan. So mamaya sa bahay tayo magtutuloy guys. Ayan guys. So ito po yung nakolekta natin kanina. Ayan. Ito yung itlog nila kanina. So anim. So, nakakolekta tayo ngayon. Kung anim ngayon, bukas ay apat. So, ganun po ang pangitlog nila. Hindi po sila sabay-sabay. So, ibig sabihin po ay nangingitlog lahat kasi nag-aanim sila ngayon and then the other day ay nag-aapat sila. So, ibig sabihin po, lahat po ng hens natin na 10 ay nangingitlog na sila. So, ito po ay similya pa lang ni Kenny the Roger ngayon. So, si Kenny the Roger pa lang po ang kumakasta sa kanila. And yun, sa kanya po lahat itong mga itlog na to. Yan, so ito po. Ayan na po yung mga nakolekta natin. Ito galing po sa rep itong mga to. Ito may mga balot. So tinatanggal ko sa papel ngayon para mapainit natin. Ibig sabihin matanggal yung lamig. Yan, kasi nagaling nga sa rep. So ito po, inipon natin ng 7 or 8 days yata ito. Ngayon ay isasalang na natin. And then mamaya, meron na kasing mga nakasalang doon na ilang piraso. Sisilipin naman natin yung mga itlog na yon kung meron silang similya o wala. Yan, para malaman natin kung
yung incubator ba natin ay gumagana o hindi. Mamaya salang ako ng salang ang kalalabasan ni Penoy. Yan. So mamaya malalaman natin yan. Tatanggalin ko lang muna itong mga balot nila. Ayan guys, so natanggal na natin yung mga papel nila. So ito na sila. Ayan, and then minarkingan natin gamit ang lapis ng date. Ayan, December 8. Ayan, kasi ngayon natin sila sasalang December 8, sabay-sabay yan. Magsisilbi na rin pong marking yan sa pagte-turn natin. Manual turning po kasing gagawin natin. And then may mga nauna po kasing itlog dito sa loob. Ayan. Ito po, ito nga po pala yung ating DIY incubator. Ayan po yung ating thermostat. Nakaset po siya ng 37.8 mamamatay, and then 37.0 bubukas. So yan po ang ating thermostat. Wala na tayong fan kasi single layer lang naman po ito. Ayan, so manual lang po siya. So yan po ang loob. Ayan, November 26 ko po isinalang yung mga yan. Yan po yung mga naunang itlog. Ayan, and then may beddings po tayo ng ipa para pong magsilbing stopper para pag tito-turn natin sila ay hindi sila gumulong-gulong. And magsisilbi rin po yung absorbent pag nagpisa na ay ma-absorb niya yung dugo at liquid na lumalabas sa sisiyo para hindi po magkalat sa loob. Yan, ipa. Yan, ipa guys. And then meron tayong tubig sa gitna. Yan. And mas marami kasi tayong mailalagay pag ganyan pa. Ipa ang inilagay natin kesa sa tray. Yan. Limited space po kasi pag tray ang nakalagay. Ayan siya. Ngayon guys, mag-egg cuddling tayo. Sisilipin natin itong mga to kung buhay ba sila or wala na. Yan, para malaman natin kung itutuloy pa ba natin ito. Kung talagang gumagana po yung ating DIY incubator, ay sisilipin muna natin na siguro mga isa dalawa, magsasample lang po tayo para lang malaman natin kung gumagana po ba talaga. Ayan, November 26 ko po nag-start, ngayon po ay December 8. So yun, sigurado ko kung okay to ay meron na po itong development. Ayan, so ang gagamitin natin dun tayo sa kusina guys, kasi madilim dito, medyo maliwanag sa labas, so dito tayo sa kusina. Yan. So, ang gagamitin po natin na pang-cuddling ay ito. Yan. Yan. So, yan po. And then, papatayin natin yung ilaw. Yan. Yan. So, yan. Try natin, guys. Yan. Gawin natin. Isa, dalawa, itlog lang. Magte-testing lang tayo. Yan, guys. So, mag-start na tayo. Head-cuddling tayo. Yan. Kita nyo ba? Ayan guys, oh, may laman guys, nakita nyo yung guys yung parang ugat. Ayan, oh. Ayan yung parang mga ugat guys. Ayan, so may laman guys, may laman. Ayan, oh. May mga ugat. Ayan, oh. May mga ugat guys. Ayan, kailangan ingat tayo na huwag maalog at baka maputulo ang ugat. Ayan, oh. Ayan guys, buhay guys, buhay. Ano ba yun? Ayan, no? Dark talaga guys. So, ayan. Oh, nakita nyo ba yun guys? Oh, meron, no? May laman. Ayan. May laman guys. Ayan, may ugat eh. Oh. Ayos. Try tayo ng isa. So ito, gentle ang handle ko nito guys. So kung ano, kung paano siya nakahiga doon, ay ganyan ko siya binubuhat. So hindi ko siya binabali-baliktad para hindi po maputol ang ugat. Yan, sensitive po kasi yan. Ayan guys, kumuha tayo ng isa pa. Yan, try natin to. Yan. Yun oh, may ugat guys oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh, gumagalaw guys oh. Nakita niyo ba yan? Gumagalaw guys oh. Oh, gumagalaw. Okay, so alright. Meron talaga guys oh. Nakita niyo ba yan? Gumagalaw.
Ganun pala talaga yun, guys. Oh. Buhay talaga siya. Oh. Oh. Umagalaw. Oh. Parang alien. Alien! Buhay! Ah, balik na natin, guys. Okay, so alright. So, ikamada na natin. Oh. Yan. So, ayan sila. So, may date. So, green group natin. So, kumakita nyo may pagitan po between do sa bago saka do sa luma. Yan kasi, aharangan ko po ng karton niya pagka malapit na mapisa itong mga nauna. Para po, hindi sila pumunta dito. Yung mga sisiw para hindi nila dumihan itong mga nahuli. So, harangan po natin ng karton niyan dyan. Yung sa gitna. Ito, dito. Palagyan natin ng karton niyan. Pagkatungtong ng 18 days, yan. Lalagyan na natin ang karton. So, yan po. Yan po ang ating DIY incubator. So, nakita nyo naman ay buhay po yung itlog. May gumagalaw talaga. So, yan. Yan po sila. Okay, so alright. Yan. Nainip po kasi ako nung time na sinala ko to kasi dalawa, tatlo lang nakukuha ko sa isang araw. And tumatagal na sila kaya sinalang ko na. Yan. Pero ito nga, ngayon ay dumadami na ang kanilang itlog. Yan o, naka 36 eggs tayo in 7 days. Yan, hindi ko lang alam saktong days guys, pero 7 or 6 or 7 days po ito. Yan, malamang sa komang. Ayan. Yan po, ayos. So meron pong progress ang ating DIY incubator. May chance at may future. Ayan, sara na natin. Baka malunod. Yung moisture po kasi ay kailangan din natin i-maintain yun. Ayan. Ayan po, ang ating thermostat. Ayan. Umaba siya ng gusto. Nag 34.3. Pero mabilis naman umakyat yan. Ayan. Ayan po. Simpleng-simple. DIY incubator. Ayos. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo. Yun nga po, ang problema natin ay si Kennedy Roger at si Max ay hindi natin pwede pagsamahin. Ang gagawin ko na lang siguro ay hahatiin ko yung hens sa kanilang dalawa. Yung binigay kasi ni Sir Danny ng mga hens ay hindi pa pwede. Masyado pang bata. Gusto ko kasi medyo magulang bago ko isalang sa pagbe-breeding. Yan. Si Kennedy Roger ang gagamitin natin sa kanila. Pero hindi pa ngayon. Yan. And then ito nga po yung ating DIY incubator. At positive ako guys na makapagpipisa na tayo ngayon kasi nakita nyo naman yung isa kanina ay buhay na buhay at gumagalaw pa. Ayan. November 26 ko sila sinalang. Merong November 27, November 28, and 29 kasi ang ginawa ko noon, kada collect ako ay inilalagay ko na kagad dito kasi medyo nainip ako. Na-excite ako eh. Ayan. Pero ito nga po, simula ngayon ay iipunin na natin yung itlog. Siguro mga 7 days tayo mag-iipon bago tayo magsalang para sabay-sabay. So, gagawa pa ako ng isa kasi meron pa akong isang ganitong styrofoam and may extra po akong thermostat dyan. So, gagawa pa ako ng isang ganito. Ito siguro 50 eggs ang kasya sa kanila. Pagka talagang sinabay-sabay na salang, 50 eggs and then yung ipa. Basta ipa yung beddings ay magkakasya yung 50. Ayan. Sana po ay makapagpapisa na tayo at maging tuloy-tuloy ni ating production. Ayan. So muli, marami salamat po sa lahat ng mga solid kabocals and sa mga patuloy po sumusuporta sa akin. Sa mga silent viewers po, marami salamat po sa inyong suporta and sa panonood. And sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And kung nagugustuhan niyo po ating mga videos, sana po ipakilike na rin. Yan, maraming salamat po. Ayan, so dito na lang po muna natin tatapusin. Muli, ito ang inyong Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulan ang ating amazing na buhay! Bye-bye!